the other room, nakaka-shock yung narinig niyang mga boses. Kasi talagang nagkaganap na talaga sila as in mga tapos. Okay, and pinarinig niya sa akin yun. Sobrang shocking. Hi guys, so welcome back to my channel. Char. So hi guys, welcome back to my channel. Ano ba, hindi na ako marunong mag-intro. Kasi nakikita nyo diba yung mga videos ko, walang intro-intro. As in, boom, ayun na agad. Walang intro-intro pa. So, hello everyone. Welcome back to my channel. Ganun, mag-intro. Basta, ngayon, guys, welcome back. For today's video, meron tayong gagawin na video. Ano ba? Basta, meron tayong tutulungan na isang netizen, isang viewers ko. So, tulungan nyo akong advice-an siya. Tulungan nyo akong paliwanagan siya, okay? So, comment down below sa comment section kung anong ma-advise nyo rin. Sahin ko sa inyo mga loves para ma-share ko rin sa inyo. And malay natin lahat. Ano ba, May? Basta, baka meron kayong experience din na ganitong issue. Kasi meron akong ikwento sa inyo and meron akong ipaparinig sa inyo mga loves. Ipaparinig ko rin sa inyo. Mag-antay lang kayo and finish yung panoorin yung video na to and isa-send ko sa inyo. Wait lang. Kasi pinasa ko siya dito mga loves para mabasa ko siya. Kasi nandito siya sa phone ko na gamit ko. Ayan. So, nasa na ba yun? Sure. Nasa na ba siya? Wait. Nga pala guys, okay, ang video na to ay sabi kasi niya baka basahin ko, ay baka i-share ko sa inyo, baka i-vlog ko, and of course dami account naman siya, walang pangalan, walang dami nga siya. Okay, hi po, pwede po bang magtanong? Hi po Miss May, pwede po bang magtanong? Sabi ko, wow, important ba? Di naman po nakakahiya. Medyo masilan po kasi. Sabi ko, oh, ganun. Gaano kasi lang. Ako kasi, pag mga nag-message, syempre, pag medyo okay yung mga patanong nila, yung mga intro ng pagpasok sa akin, syempre, sumasagot ako ng maayos, mabuti. Pag tingin ko naman na okay yung aking kausap, kahit na dami siya, basta hindi naman yung as in, mag-intro agad siya ng send mo ako ng ganitong ganyan, send mo ako ng picture na ano, ayan, maayos naman ako nagkipag-usap. Pero kung halimbawa mag-intro agad kayo sa akin ng manghihingi kayo ng kung ano-anong video, ng anong picture, ng ano, nagtanong siya sa akin, di naman po ba nakakahiya? Okay, sabi, baka po kasi i-vlog mo, pwede po bang huwag mo na itong i-vlog? Siyempre, nag-alala siya sa identity niya or mga ano niya. As if naman alam ko kung sino ka, diba? Kasi dummy account din naman yung gun. Okay. So, next is, okay lang po ba na hindi mo siya i-vlog? Sorry, bilang ko. Okay. Sorry, bilang ko. And of course, hinay ko naman yung inyong, ano, yung identification. Char. Basta yun na yun. And, okay. Next is, naranasan mo na po ba minsan ng habang V, naranasan mo na po ba na minsan habang natutulog ka, may narinig ka na nag-aano sa kanilang kwarto, sa katabing kwarto. Sabi ko sa kanya, sabi ko, wali. Okay po. Ako po kasi nakaranas ng ganun sa kasalukuyan. And huwag mo na po itong i-vlog. Thanks po. Paulit-ulit na huwag ko na itong i-vlog. Pero sorry na vlog ko ta. Na sorry na vlog ko. Hindi ko naman syempre ipapakita sa kanila. Secret natin. Ayan, secret lang natin to. Kasama silang secret. Okay, ako po ay nakakaranas ng ganun sa kasalukuyan po. Huwag mo na po sanang ito yung vlog. Paulit-ulit ako. Okay, kasi nakaano. And normal pa rin po ba na nakakaramdam ako ng sa katawan kapag nakakarinig ako ng ganun. Pero, yung ginagamit sama. Oh my God. Char, ng arte. Okay.
kapatid niya. Okay. Sabi ko, kaloka naman yan. Kaloka naman yan. Yan yung mga aking mga chat sa kanya. Magkatabi lang po kasi ang kwarto namin niya. Kaya madalas narinig ko po kasi tuwing nagganon sila ng mag-asawa. Kayo guys, okay kayo ba? Kung kayo ba tatanungin ko, hindi ko na babasahin lahat ha. Kasi yun lang naman yung concern niya. Narinig niya yung ng kanyang katabing kwarto. Ayan, naririnig niya yun. And yun yung medyo na ano ako, na imbyerna. Parang nagimbal na basta sa kwento niya. And ang masaklap nito mga lapsis kapatid niya yung naririnig niya. Ang totoo po niyan, napapasabay po ako sa my God. Shit, peace. Okay. Ang totoo niyan is napapasabay po ko sa kanya at di po ko po maintindihan yung ano po ng ano ang kapatid niya ang na-imagine niya. Okay. Relax lang kayo ha. Wala naman akong binabanggit nito na kung ano-ano. Basta kung sino man yung makapanood nito, kayo nang bahala mag-imagine. And ayan, wala naman akong binabanggit dito na kung ano yung iba. Okay, imagine nyo na lang. Okay, loves. Since wala akong nasagot sa kanya na ano, wala akong naisagot sa kanya. Ang sabi ko kasi, biniro ko lang siya, sabi ko, matulog ka, huwag kang makinig, intrimitida ka, chismosa ka, nakikinig ka ng kung ano-ano. O, diba? Ganun lang yung sagot ko. Pero guys, meron akong nakalimutan kong sagutin sa kanya since medyo naawa ko sa sitwasyon niya ngayon kasi medyo parang ipit, alam niyo yun, parang may ipit siya sa ganyang bagay. Ako, for me, sa totoo lang, wala akong naririnig. Alam niyo naman na naririnig ko nito, aso, pusa, manok, yun lang, naririnig ko, kuliglig, cricket. Yun yung mga naririnig ko. And sana all nakakarinig ng paano yun, di ba? Kung may naririnig ka kanon, parang nakakakilabot, hindi mo maintindihan, kung anong feeling, di ba? Well, ganun yung sitwasyon ni sender natin. Pero alam niyo yun, mga loves. Kung ako yung nasa sitwasyon niya, for me, iiwas na lang siguro ako or lilipat ako. But since parang gustong-gusto rin yung maririnig kasi napapasabay siya. My God, napakahirap ng kalagayan. Iho, okay? Napakahirap and medyo komplikado. Komplikado ba? Napakadali lang din naman kung tutuusin, di ba? Lumipat ka ng higaan, lumipat ka ng tutulugan. And that's it, tapos yung problema. Ganun. Pero, since parang nagugustuhan mo rin, anong masasagot ko? Edi wala. Para sa akin, lumipat ka lang na matutulungan, na mahimlay ka ng maayos, na makatulog ka ng maayos, na walang disturbo, na hindi nagugulantang yung katawan mo, hindi nagigimbal yung katawan mo, hindi nagigising yung katawang lupa mo sa baba. Ganun, diba? But, alam niyo mga loves, kwento ko sa inyo, meron akong friend, hindi ko masasabing friend ba niya ako, basta friend ang turing ko sa kanya, char. Ayun. And, one time, na, hindi ko alam kung nakwento niya ba to sa madla. Pero private naman siguro, diba? One time, nag-uusap kami, sa messenger. Then, yun, napag-usapan namin, quarantine siya. The other room, nakaka-shock yung naririnig niyang mga boses. Kasi talagang nagaganunan talaga sila as in mga loves. Okay, and pinarinig niya sa akin yun. Sobrang shocking. Shocking talaga. Kasi ako mismo narinig ko and kausap ko yung friend ko through messenger and pinarinig niya sa akin. And okay, kung interesado kayo, sisend ko sa inyo. Follow nyo ko sa Facebook page then para ma-send ko sa inyo. Okay, paparinig ko sa inyo. Check ko kung nandito pa sa messenger ko. But, check ko talaga kung nandiyan pa sa messenger ko. Paparinig ko sa inyo. And yun na nga, ang kwento sa akin ng kaibigan ko, ayun nga raw, sobrang ew.
yung mattress niya natutulog. Yes, nagising niya. Ganon. Ganon pala, di ba? Yung mga impact ng mga naririnig ko ng ganyan, yung mga naririnig mo ng mga ganong bagay, di ba? So, kakaiba. Kakaiba talaga. And, syempre, kasi ako, mga loves, sabi ko, wala pa akong naririnig. Pero, once na nakakarinig ako, true, sa mga nakikita ko, napapanood ko. Of course, lakas ng butahin yan, mga loves, ha? Mag-inerte pa ba ako? Syempre, ganun talaga, to the highest level talaga yung ano yan, yung kuryente. Okay? So, alam naman natin lahat na medyo, paano ba? Dito, and dito, ganun. Hindi ko maintindihan, basta, yung nag-message sa akin, sana okay na siya ngayon. And, kasi nagparamdam na siya last day, hindi na ako nag-reply kasi, alam niyo na, ako mababa yung usapan, and same, ano lang naman, same problem, same issue, di ba? So, ayun, na-share ko lang sa inyo, and sana mag-comment din kayo kung may experience ba kayo ng ganito, may experience ba kayo na ganito maririnig nyo, and sana all mayroon experience ng ganyan, kasi naririnig ko, ayan, naririnig, di ba? Kuliglig, crickets, ang aso, pusa. Yun lang yung naririnig ko. Wala nang iba. Kasi wala akong kapitbahay. So, yun lang mga loves. Sinare ko lang sa inyo. Sinare ko lang sa inyo. And, siguro, meron man makaka-relate dito. Ayun, share nyo na rin. Okay, so, bye. See you in my next video. Bye. Oo nga pala, kung gusto niyo akong marinig yung kwento ko sa inyo, message niyo ako and follow niyo na rin ako sa MiFB kong page. Thank you. Bye-bye.